Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nasa huling araw muli tayo ng FebIBIG. Bukas, Marso na. Paano ba yan? Magtatanong ulit ako sa inyo. Kumusta na po ang inyong New Year's resolution o change of habits o faith goals na lang pa ang itawag natin para mas spiritual? May nangyari na po ba? Yung mga declaration natin ng double-dobos, nagmamanifest na ba? Yung prayers and evangelism po ba natin ay umaarangkada na? At bumibilis ba o bumabagal ang pagtakbo ng ating buhay? 10 months na lang sa kalendaryo ng 2022. Ano na? Kung may katabi ka dyan, pakitanong mo nga, ano na? Kung mag-isa ka naman, pakipagpag nga ang balikat at sabihin sa sarili, ano na? At ano na ang topic natin ngayon? Buong February, ang pinag-uusapan ay pag-ibig. Punong-puno na ang puso nyo ng pag-ibig. Umaapaw na nga yata eh. Umaapaw na nga ba o may hatred pa rin sa puso? So ngayong last day of February, ano na ang pag-uusapan natin? Love of my life pa rin ba? O Lord of my life naman na? Pareho na lang. Parang yung mga nagbe-birthday ng February 29, leap year, hindi alam kung kailan ipagdiriwang ang kanilang kaarawan. Sa February 28 ba o sa March 1? Na sandwich o para hindi lugi, pareho na lang. Both is better. Dalawang birthday celebration, February 28 at March 1. Happy birthday po sa inyo. Yung kayong nag-celebrate ng February 29. Simple at maiksi lamang po ang pag-uusapan natin. Lord and love. Let us make Jesus our Lord of our lives and let others be the love of our lives. Ang kwentong ibabahagi ko po ay alam na alam nyo na, pero dahil ang salita ng Diyos ay living and active, ito'y tatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at mga kasukasuhan at buto. So John 13 verse 12, basahin po natin, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Dito sa verses na binasa natin, si Jesus pala ang siyang dapat na maging Panginoon at Guru natin, Lord and Teacher. Kapatid, si Jesus nga ba ang Panginoon ng iyong buhay? Ang iyong boss? Ang iyong master? Ang Lord of your life? Totoong-totoo ba? Siya rin ba ang iyong guro, ang nagtuturo sa iyo, at ikaw naman ay natututo? Nagpapaturo ka nga ba at nakikinig sa Kanya? Kung si Jesus nga ang ating Panginoon at guro, abay, tama pala tayo. Sinasabi po sa 1.13.13, 1.13.13, inatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Wow! May tama pala tayo, tama pala tayo na siya ang ating Lord and Teacher sa ating buhay. Sa verse 14, tatama pa ba kaya tayo? Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. O ano kapatid, tama ka ba ulit dito? Naghugas ka na ba ng paa ng ibang tao? Abay oo, sa foots pa ako nagtatrabaho eh. Kidding aside, pag sinabi pala ng ating Panginoong Jesus at sinabi natin na si Jesus ang Lord natin, abay kailangan pala nating sundin ang ginagawa, ang pinapagawa niya at tularan siya. Kahit mahirap, kahit ayaw mo, kahit kasi Lord siya, master natin siya. Sinabi niyang magpakumbaba tayo, maging alipin sa isa't isa. Wash one another's feet.
kahit iyo, kahit uwe, di nga paglingkuran ang isa't isa. Mahalin ang bawat isa, sabi ni Lord eh. Sa magandang balita Biblia, kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ano na? Ito na sa huling hirit or araw ng buwan ng pag-ibig. Love in action na. Maglingkod sa bawat isa. Isagawa na. Hala Lord, ang hirap naman. Ang sungit nga ng taong yun. Mamahalin ko siya. Pagsisilbihan ko siya. Eh si Lord very fair. Pag nagkuman siya, may reward siya na nakalaan lagi. Tingnan natin sa verse 17. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sino po ang gustong mabless? Alam niyo po lately, may nakasakit sa akin to the point na gusto ko siyang isumpa. Kasi natandaan ko, a few years past, may isa pong arrogante na na-encounter ko. Nabigla ako at first time ko makausap ang isang napaka-arroganteng tao na kaya daw niyang ipasara ang eskwelahan. Kinagabihan sabi ko, Lord, bawasan mo nga ang kayamanan ng kausap ko kanina. Kinaumagahan, nabalitaan ko, nasa ospital ang asawa niya at nakagastos sila ng more than 300,000 na hospital bill. Balik ako sa nakasakit sa akin. 5 days ako na nagalit, pero dahil Lord ko si Jesus, pinalitan ni Lord ang love na sa namumuong galit ko. The pain was totally erased. At noong nakaraang araw, lumapit sa akin ang under niya na nagpapa-answer ng survey. And gladly, joyfully, sinagutan ko ang mga survey. At kahit pa paano, sa maliit na paraan, nakapaglingkod ako sa kanya na with sincere love. Siguro at least, hindi ko man nahugasan ang kanyang paa. Ay kahit man lang siko, marumi at maitim din naman ang siko ng tao. At ano ang blessing? Siyempre, masaya ako. There is joy and there is peace. Sa pangwakas, anong sinasabi po sa atin ngayon? Let Jesus be the Lord of your life. And let others be the love of your life. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, aming muling sinasambit na Ikaw ang aming Panginoon, ang nag-iisang Diyos, ang master at guro ng aming buhay. At dahil Ikaw ang aming Panginoon, susunod kami sa iyo. Tutulad kami sa halimbawa na ginawa mo at gagawin namin ang itinuturo mo na kami magpakumbaba, mapaglingkuran ang bawat isa, mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At kung sumusunod kami sa iyo, Panginoon, may kalakip lagi na blessings at rewards para sa amin. At sa pagpasok ng buwan ng Marso, pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Bago po tayo magtapos, may health tip na tinuturo sa atin dito sa washing of feet. Obserbahan po natin ang ating mga paa. Your feet can tell you a lot about your general health condition or warn you of underlying health conditions. Pag may tusok-tusok, namamanhid, namamanas, maraming cracks, nangingitim, nangangati, magpa-check up na po. According to reflexologists, there are 5 main connections to the feet. Ito po ay ang head and brain, small intestines, the heart, yung lungs natin, at saka yung neck natin. So, magpamassage naman kung may time. Kumusta po ang ating paa? Yung iba talagang alagang-alaga ang paa. Ang iba naman, this is the most neglected part of the body. Pero ito ang maganda. May sinasabi si Lord patungkol sa ating mga paa. Romans chapter 10 verse 15,
How beautiful are the feet of those who bring good news. Good day po sa inyo. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all.